The Eastern Police District Director, Police Senior Superintendent Romeo Sapitula. Romulo Sapitula, sorry. Okay, we would like to request everyone to please settle down. Okay, we would like to request the District Director of the Eastern Police District to just give a very short gist of the operation that was conducted today. Sir. Good afternoon to everyone, to our Chief of National Police, District Director General Ronaldo. Ronald, sir. To everyone, good afternoon. We'd like to present to you our arrest. There are three individuals who were arrested in a separate operation by the DAED and the SOU of Eastern Police District, as well as the Pasig City Police Stations. Shown in you, in front of you are the recovered evidences, more or less 8 kilos of high-grade shabu and firearms. This is a one-week surveillance initiated by the district. For this, drug posers are operating at the eastern part of Manila. And right now, they are here to be presented to our Chief Philippine National Police and, of course, to our Regional Director of NCRPO. Sir, we can announce the names of the arrested individuals. The first one to be arrested by the Pasig City Police are the following: Socarno Banciel, Yankee Malaco, a residence of Upper Bigotan, Taguig City, and Mahater Malaco, a residence of Upper Bigotan also. And the other one, they are in possessions of at least more or less 1 kilo of shabu. And the other one is Saaduddin Badron, a native of Marawi City, in possession of more or less 7 kilos of high-grade shabu. Thank you, sir. We will be giving you the copy of the press release later. We will take in questions now. First question will be from Marie Zumali of GMA 7. How big of a
Palagi ko hindi pa ito yung malaki sa kanila. Palagi ko ito ay nasa, let's say, nasa second level pa siguro ito. But eventually malalaman natin kasi kakaroon pa naman tayo ng masusing investigation doon sa operation itong nahuli natin ng hapon. Hindi pa, pero titignan natin mabuti kung ilan pa itong membro nito na titira. And we will go after them to account everybody. Ang importante dyan, Maris, na-neutralize yung supply. The people behind the supply, so far, yun nga, nakikita natin, tatlo. Tatlo pa yan sila nakuha. We don't think na sila na talaga yung pinaka-utak dyan. Asa mababang level pa rin ito, itong mga tao na ito. Mga players ito, mga players lang ito. So meron, alam namin meron pang mas mataas dyan sa kanila. So importante, na-intercept itong supply. Sir, to follow up, how can you say that the supply has already been neutralized? Ibig sabihin yan lang po yan, alam mo diba nagagalit sa malaki pang source? Hindi naman buong supply na gumagala sa buong Metro Manila o buong Pilipinas, ina-stop na natin. Ito yung this particular supply lang nakuha natin. Isipin mo kung ma-distribute yan, madaming makagamit nito. Thank you, sir. Next question from Aya Macalma of PTB4. More or less na 1 kilo nga yun, it costs 2 to 2.5 million already. So kung more than 6 tsaka more than 1 yun, compute mo na lang yun ng 2 million. E di, ang laki na nun per kilo. Violation ng ano yan, ng sections 5 and 11 ng Dangerous Drugs Act of the Philippines. During operation, ito lang ang nahuli namin. Pero we will conduct a further follow-up operation. Hopefully, na makukuha pa namin yung other members of the group. Yes, of course, they are willing to cooperate. Thank you, Aya. This is part of the Oplan double barrel of the chief PNP. Kung pagmasdan nyo, yung sinasabi niya na double barrel, ito yung high value targets and the yung barangay level. If you will notice, di ba, every time sinasabi nila na halos barangay level yung na-neutralize. So unti-unti nakukuha na natin yung mga second level hanggang dun sa third level siguro, until that such time we will go to the supplier, di ba? Ito yung sinasabi ng ating chief PNP na double barrel, Oplan double barrel. Meron tayong high value targets, meron tayong barangay level. So ito yung mga high value targets natin na ginagawa. Just like we have explained earlier, pag high value targets, it entails intelligence build up. So ito kasi hindi pang
yung ating operatiba sa sakyan niya. Nung pag-abot, nakita ng operatiba na kinuha niya sa bag niya, nakatabilan yung passenger seat. Nandun yung bag niya, binuksan niya, binigay niya. Dapat naman yung pera, yung nagkahulihan niya. So, nandun lang yung bag sa katabi niya lang. Yun ang alamin natin sa investigation. Malalaman natin lahat. Thank you, Lea. We have a question from Maan Makapagal of ABS-CBN. Sagot dyan, Maan. Sila'y nag-iingat, yung pulis naman natin ay gumagaling. Ha? Kahit anong ingat nila, pag nagsusumikap yung pulis, matitimbog pa rin sila. And take note, kita nyo may baril, maraming syabo, pero buhay sila, di ba? Ibig sabihin, hindi lumaban. Ganito kalaki, papatayin ko talaga yan pag lumaban. Hindi lumaban, so buhay sila. Dapat makita nyo na hindi lahat na ginagawa namin dito is puro patayan lang. Basta hindi lumaban, buhay ka talaga. Buhay ka. The law of demand and supply. Bumaba yung supply, so the price goes up. Magpatis ba siguro tayo para malaman natin. Pero tumaas talaga dahil nahirapan na sila supply. Hirap na sila supply. Ha? Meron. Well, mapansin naman natin ngayon, di ba? Makikita natin sa kalsada, halos wala ka ng mabiling shabu. Na dati ay parang sigarilyo na binibili mo sa kalsada. Yung taong bayan na mismo nagsasabi na napakahirap nang makakita ngayon na naka-standby sa kalsada kung saan ay pwede kang bumili ng shabu na siguro 0.001 gram. Yung tamang-tama lang sinasabi nilang may tama. And ang presyo noon is like 250 to 500 pesos. Yung tamang isang gamitan. So ngayon, ang sabi nga ng ating mga ang feedback sa amin na dumarating sa ating kapulisan, mahirap nang makabili sa kalsada kasi wala ka nang halos makita na nagbebenta sa kalsada. Yun na mismo ang feedback sa atin ng ating taong bayan. Any other questions before other matters? Yes. Sir, can you just, for the record, can you explain to us the circumstances, how did the operation happen? You mentioned a while ago that this has been a product of a one-week surveillance, but what was the circumstances of the arrest? How did it happen? Well, unahin ko muna yung sa Pasig, ano? Yung 1 kilo muna, ano? Yung Pasig, may huli sila previous days. At nakipagtulungan sa ating operatiba until such time na na-contact nila yung dalawa na supplier. So nagkaroon ng transaksyon. Una, ang gusto nila sa Pasig, later on, ina-attack sila hanggang lower Bikutan. So nagkaroon ng na bypass siya doon sa Bikutan. Ito naman ang volume nito. Ito yung week-long talaga na tinatrabaho ng DAID sa Kadisuyo. So, isang linggo to na pabago-bago yung isip ng supplier. Actually nga, ang una niyang instruction is somewhere sa Marikina. After 2 hours, binago niya uli. Hinatak niya uli sa bandang Metro Walk, Pasig. After 2 hours uli, hinatak na naman sila doon sa Santolan, Pasig. At eventually, doon
nagporso yung bypass operation natin. So, mailap din sila. Tama ang sinabi ni Chief. Nag-iingat sila. Sobrang ingat nila. Pero gumagaling nga naman yung ating mga operatiba. Pusposan yung ating kumpanya dito sa Pasig. Yung lugar ni inabanggit mo, noong last Saturday uli, ginalugad namin uli yun. Nagtokhang kami rin sa lugar na yun. Pero wala kaming nakikita ngayon na remnants doon. At patuloy na binibisita at ginagalugad yung lugar na yun kasi ayaw namin bumalik muli yung tinatawag nating Sabuchangi doon sa Pasig. At ang mga chairman naman doon, mga kapitan ng barangay, ay very cooperative naman sila sa ating kapulisan. Hindi ko masasagot yan. Siguro, ang last transaction niya, nung kuan, bago pumasok yung SAP. Pero pagpasok ng SAP, wala nang cellphone eh, di ba? Binawal ang cellphone doon. So, hindi na siya makapag-transact. Kasama na ito. Galamay na ito. Pero sa transcript na sinabi ng chief na walang nalang sinabi na ito. Binanggit ko doon sa sinabi mong lugar, sa Buchangki mo. Doon sa particular barangay doon, kasi siguro namin wala na dahil nga parang ang operation namin doon, parang ang galugan namin, kung that particular barangay yung sinasabi mo. Yun lang naman. Okay, there are other questions? Other matters, sir, they will be asking other matters, sir. Sige po. Ang may jurisdiction sa kaso is Manila Police District, di ba? So, karapat-dapat lang na from Masbate, he has to be transferred to Manila Police District. So doon siya bukas, pagdating niya doon bukas, puntahan namin. We will give him a villain's welcome. Not a hero's welcome, a villain's welcome tomorrow. Yes, Ma'am Lea. Okay po yung sagot ni RD. Sir, can you expound on a villain's welcome? What does that mean? Hero's welcome is full of joy, palakpakan, pomp and pageantries. Pero sa kanya ngayon, ang villain's welcome is yung nakakamatay na mura, nakakamatay na tingin, basta yung kung pwede matunaw na lang siya sa kinaupuan niya. Pero hindi literal na mamamatay siya. Ah, hindi. Walang. Non-contact yun, non-contact. Okay. Non-contact. Pero mas masakit yun, non-contact. Man. No. He'll be traveling on escort. Actually, he'll be traveling by land tonight. So, we expect him to be at the Manila Police District office by early morning tomorrow. So, we will be presenting him sa media tomorrow around 7 a.m. Now, you're asking kung anong gagawin sa kanya. Of course, he'll be booked, documented, and charges of murder and frustrated murder will be filed against him. May inquest siya. Undergo siya ng inquest proceedings. Ah, by the way, yung baril din na nagamit was already recovered as per report from the district director of the Manila Police District director. Hindi. Na-recover yung baril doon sa Nueva Vizcaya.
doon sa Nueva Vizcaya. Remember na recover yung sasakyan sa Nueva Vizcaya. Na recover na din yung baril doon sa Nueva Vizcaya. No. Doon sa bayaw niya, naiwan niya, and then yung bayaw niya turned it over later. Doon sa ano? Yes. Mukhang yun ng ano, wala pang ballistic results diyan because masasubmit yan for ballistics and ballistics examination to prove na yun yung nagamit na baril na pinagbaril niya doon sa biktima. Kung yung 45 yung ano, yung ginamit doon sa ano, yun din ng ano, yes. Yes. Kasi yun ang dala niya. Remember, after the incident, immediately that evening, yung ano, the following early morning, tumakbo na siya ng Nueva Vizcaya. Henry Atuelan, you have a question? Yes, sir. Yun ang titignan natin kasi hindi pa na-report yung serial number eh. Kasi meron siyang license na dalawang 45 and 1 caliber 40. May tanong pa po pertaining to Mr. Tanto. Other questions? Other matters? Si Tanto, tuturuan ko yun ng boxing. Dahil mahina siya sa sundukan, kaya bumunod siya ng baril. Dahil napahiya siya eh, nabugbog siya eh. Pasiga-siga, tapos mahina pala suntukan. Turuan ko yun bukas ng tamang suntok. Paano mag-boxing? Yes, George. Wala pa, hindi pa dumating. Hindi ko pa nakikita yung mata. Black eye. Any question pa po iba? Other matters, Leia. More to come. More to follow. Whatever you call them, basta pag ikaw ngayon ay nakulayan sa droga, you don't deserve another day in your office. Tatanggalin kita dahil hindi maniniwala ang taong bayan na ang pulisya ay seryoso sa aming drug campaign, anti-drug campaign, hanggat nakikita pa yung mga tao na alam ng mga taong bayan na involved. Kaya mag-explain kayo, meron pa sa mga Region 6, Region 7, Region 8 na mapupunta sa Cordillera. Meron pa ang taga-IRMM mapupunta dito sa North Manda. Tanggalin namin lahat ng tao dyan na may kulay sa droga. Yes. Let me just add, this is the zero tolerance policy ng ating Chief PNP dito. This is part of our internal cleansing. Sabi nga ng ating Chief PNP, this is continuous. Non-stop ito until the last ninja or the last skalawag sa PNP ay napatanggal na natin. It doesn't matter kung maubos yung buong unit sa isang station. Maubos yung personnel ng station. But yung tinatanong ko, these are ninjas. Yung iba, meron tayo kasing nakikitang involvement. Not necessarily they are members of the ninjas. But yung iba kasi, talagang meron tayong nakikita. So, yung ginagawa kasi natin, bakit natin rinirelieve, sometimes ito yung preventive measures na natin. This is part of our preventive measures where they are undergoing investigation. And this is part of our internal cleansing. Dire-diretso ito. Non-stop itong internal cleansing natin. Sir, follow-up question from Leia and then to be followed by Marie Sumali.
hindi ko pa nakita yung ranggo ng iba, pero marami. Yung sa Region 3, hindi pa na siya na-order yun. Marami yun. Mga 100 plus yun. Hindi pa lumabas yung order, Region 3. Meron yan, may mga opisyal yan. Marami yan. Maris? Wala na. Sir, can you also update us on your trip to Malaysia? What has transpired in your forum there? That was the 36th ASEAN Apol Conference. Lahat ng ASEAN chiefs of police plus participating countries. Sampo yan, di ba? Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, anong isa? Kulang isa. Yeah. Apat BIMP, no? BIMP. Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. Tapos dagdagan doon. Ah, Singapore. Singapore pala pang sampo. Yan yung member ng ASEAN countries. And meron mga, may China, Korea, Australia, New Zealand, mga observers. Yung observers na kwan, yung East Timor. Pero sila, parang kwan niya sila. Yung palagi niya silang dialogue partners, yung mga malalaking bansa. The same, as usual, pinag-usapan doon, terrorism, human trafficking, at saka drugs. O, pang-apat yung arms smuggling. Pero ako, yung aking pinupukusan doon is yung sa drugs. So, kakaroon tayo ng mga bilateral meetings with other counterparts, other countries, at pag-usapan natin yung mga cooperation na pwedeng gagawin as far as addressing the drug problem of the Philippines. And also, yung problema natin sa South, which is also a direct concern of Malaysia and Indonesia, yung kidnapping along the waters bordering sa Philippines, Indonesia, and Malaysia. Isa yan sa mabigat na topic rin natin at talakay namin. Yes, ma'am. Mm. Yes. In fact, meron kaming bilateral meeting doon with China at binigyan ka kanya instructions yung mga tao niya na pumunta dito sa Krami. So kanina, pagdating ko from airport, from Kuala Lumpur, pagdating ko, nag-meeting agad kami ng China na pinadala ng chief of police nila. At marami kami na pag-usapan. Hopefully, magkakaroon ito ng magandang resulta dahil yun nga, they are very much concerned doon sa 3 to 6 months na palugit ni Presidente sa Philippine National Police. So, tutulong daw sila, tutulong. Yes, ma'am. Sir, Ann Soberano sa Bombo. Sir, may nakraft po ba kayong agreement sa Malaysia, Indonesia regarding po sa to address itong kidnapping in the South? May ano po yung participasyon ng PNP dito? Pupunta sila dito. Meron kaming MOU na pipirmahan. Meron lang mga kunting mga minor issues na i-resolve bago ma-finalize. Siguro by August pupunta dito yung ang tawag sa Chief PNP na doon is ay Inspector General of Police, IGP. Parang commissioner sa ibang bansa. Police commissioner. Sir, follow-up ko lang din. Sentimiento ng mga Mindanaoan, sir, especially dun sa may ARMM areas, na yung mga police kalawags po ang pinapadala doon. Sabi nila, they don't deserve itong mga police kalawags na itinatapon doon sa kanila. They deserve na yung mga matitinong pulis din. Bakit po daw doon pinapatapon sa ARMM, Zamboanga, Basilan,
itong mga ninja ng itong mga nagre-recycle ng droga. Reaction niyo po? Anong gusto nga? They just deserve their own iskalawags. I-maintain lang lang yung iskalawag na dito. Ang gawin natin, yung iskalawag nila doon, marami rin mga pulis doon na sangkot sa droga. Hindi lang nyo alam dahil malayo kayo. Pero yung mga pulis doon, marami rin involved sa droga. Yung kanilang iskalawag ng ERM, yun naman tanggalin natin, ilagay natin dito sa North. Relocate and dislocate until they vacate. Ha? Anong assurance nyo doon sa mga tao, sir, na ito, parang negative yung image, sir, na pinapadala po doon yung mga ninja from Metro Manila? Sabihin lang natin sila na that's part of the process. Huwag lang sila ma... Alam naman, tanggalin ko dito sa Region 3 or sa Inserpio, ilagay ko sa Dabao. Siniswerte sila. Sarap ng buhay na doon sa Dabao. Doon sila dapat sa kung saan kinakailangan yung kanilang servisyo. Kulang tayo ng pulis sa ERMM. So, kailangan doon sa... Anyway, buong Pilipinas naman sila pulis eh. Hindi naman sila SRPO lang. Apo, may tanong pa ho. Yes. Tanong ko lang, sir, na brought up nyo rin ba sa Chinese counterpart nyo yung mga drug lords na from China? Yes. Ano ho yung... Some of them are already classified. Halimbawa, binibigyan lang kami ng tamang profile of Peter Ko, tamang profile ni Peter Lim, tamang profile ng lahat ng mga kilala natin drug lords. So, they're all classified matters. So, hindi natin kailangan i-discuss. So, in matters of intelligence, malaking may tulong nila sa atin. Last question. Meron pa hong tanong? Kung wala po, sige po, we will end the press con, but the suspects will be transported. Thank you very much for bearing with us this evening. Dinner will be served by our staff. Thank you for your patience and good evening. Please just give a little way for the arrested persons to pass by. They will be brought back to the Eastern Police District. Thank you. Para maayos po tayo, huwag na po natin akyatin yung stage. Para ho sa mga kamera sa likod. Okay, yung nasa stage po, in 5, 4, 3, 2, 1. Next group. Okay po, yung next group in 5, 4, 3, 2, 1. Clear the range for the shooter at the back. Thank you po.